Hello mga kakusina! Ako po ulit, si Ate Angel na ang kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another dessert recipe na baka hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. Para umpisahan ang ating recipe for today, sa isang medium size of lianera ay naglagay lang po tayo dito at least 2 tablespoons of white sugar. And then, binuksan ko lang po yung apoy sa aking kalan sa mahina lamang para po lutuin yung asukal dito sa ating lianera dahil gusto lang po natin ay yung kulay amber color po na sugar. Ayan, so kapag nakaramelize na po natin ito, so bali nakagawa tayo dito ng 6 na medium size of lianeras, and then pwede na po natin tong iset aside bago kakailanganin po natin dito ng 3 piraso ng kamote. So ganito yung size na napili ko. So depende na sa inyo yung kung gusto ninyong bawasan or dagdagan. And then after nyan mga kakusina, babalatan ko lang po lahat yung kamote na ito at hihiwain ko lang siya ng mas maliliit. Dahil ang gagawin po natin dito ay pakukuluan po natin siya sa ating kaserola. So naglagay lang tayo dito ng nabalatan natin na kamote at nilagyan lang natin to ng water na dapat po ay lulubog yung ating kamote dahil ang gusto po natin dito ay maluto ng malambot yung ating kamote dahil mamaya po ay gagamitin natin siya sa ating recipe, which is siya po yung magbibigay ng kakaibang texture and flavor sa ating recipe. So after nyan mga kakusina, kapag kumulo na po yung ating kamote, i-drain lang po natin ito at tusukin nyo lang muna din para ma-check nyo na malambot na yung inyong kamote. And then kapag malambot na po yan, i-drain lang natin yan and wag na wag nyong itatapon yung pinagpakuluan natin ng ating kamote dahil gagamitin po natin yan later. So iset aside nyo yan bago durugin na po natin yung mga sinet aside natin or na-drain natin na kamote. So, ang kulay na napili ko ay ganito. Alam ko dilaw to or parang orange siya. Kasi nga po, maganda yung kanyang kulay. So, nasa inyo kung anong kulay ng kamote yung gagamitin ninyo. Tapos, mga kakusina, kapag nadurog na po natin ito at ganito na yung kanyang itsura, set aside muna natin. And then, gawin na po natin yung next procedure. After po nating ma-set aside yung dinurog natin kanina na kamote, sa isang kaserola maglalagay lang po tayo dito ng 24 grams of leche flan jelly powder. And take note na hindi pa po nakabukas yung apoy sa ating kalan. After adding po ng ating jelly powder, ilalagay na rin po natin dito yung sinet aside natin kanina na water na pinampakulo natin kanina sa ating kamote. So in total po, naglagay po tayo dito ng 4 cups of water. After adding ng 4 cups of water, hinalo ko lang po ito at hinintay ko po na ma-dissolve or matunaw yung inilagay ko na jelly powder. And then, naglagay na rin po tayo dito ng 1 can or 380 grams of condensed milk. Kapag nailagay na po natin yung condensed milk, maglalagay rin po tayo dito ng 1 can or 370 ml of evaporated milk. And then after nyan mga kakusina, hahaluin lang po natin ito ng maigi para naman po hindi lang mamuo yung mga inilagay nating ingredients doon sa bottom ng ating pan. Kapag nahalo na po natin ito ng maigi, naglagay na rin tayo dito at least 1/2 teaspoon of vanilla essence or vanilla extract. And then pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat and then hihintayin lang po natin na medyo uminit lang po ulit yung ating mixture or yung ating mga liquid ingredients dito sa ating kaserola. Kapag nangyari po yon, pwede na nating ilagay yung dinurog natin kanina na kamote and then continuous po ulit natin tong hahaluin hanggang sa mag-combine na po silang lahat dito sa ating kaserola. And makikita nyo mga kakusina na unti-unti ay halos wala ka nang makikitang kamote dito sa ating mixture. Kasi nga po ay na-dissolve na rin siya at medyo naghiwa-hiwalay na siya dito sa ating mga liquid ingredients. So lulutuin nyo lang yan hanggang sa makita po natin na kumulo na yung ating mixture and then after po nun, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isasali na po natin ito sa ating mga molders or doon sa ating mga lianeras na merong caramelize. So habang hinahalo ko po ito at hinihintay natin na kumulo yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. At kung meron ka rin Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman, gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday,
pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. At ayan na nga mga kakusina, kapag kumukulo na po yung ating mixture, isasali lang po natin ito dito sa ating mga lianeras. So, depende na sa inyo kung gaano karami yung bawat lianeras ninyo. So, ako po, gumamit lang ako nitong aking pichel. Tapos, minano-mano ko na lang siya. And so, in total, nakagawa po ako ng 6 na medium size of lianeras. Ayan. So, kapag naisali na po natin to dito, mga kakusina, hihintayin po natin tong mag-set or mag-firm. And then, after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natapos nating yummy dessert recipe. At ayan na nga, mga kakusina, kapag lumamik na po or nag-set na yung ating recipe, makikita nyo po na kusa na po siyang naa-unmold dito sa ating lianera. So, this time, isasalin ko lang siya sa aking plato. Tapos, pwede na po natin yang i-enjoy. At ayan na nga mga kakusina, tapos na naman po ang ating easy and creamy na kamote jelly flan. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na rin yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat in-upload kong mga videos. And kung kamote lover ka, say hi sa ating comment box section. Yun lang mga kakasina. Thanks for watching and enjoy this video!